Good day mga kanyors, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's video ay panibagong vlog na naman ang ating gagawin. So ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng red onion or sibuyas sa aming local dialect. So sa aming lugar dito sa Ilayabal, Masbate, hindi ko muna mayroong mga tanim na mga sibuyas. Pero susubukan natin kasi ako ay naniniwala sa kasabihan na hindi nagdurugo yung lupa. So lahat ng tanim ay pwede nating subukan sa mga lupa natin dito sa aming locality sa Balod, Masbate. So kung mapapansin nyo, ito yung buto ng sibuyas. At salamat nga pala nito sa kay Sir Edgardo Lopez Jr. So kahit hindi naman karamihan, pero meron tayong maitanim dito sa area. So ipapakita ko sa inyo mga kanyar, salika, lapitan natin. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong yung taniman para ma-contain niya yung... So ang pamamaraan sa pagtatanim dito mga kanyars, ito yung tinatawag na homestead gardening or tinatawag sa ibang term na backyard gardening. So marami tayong dapat gamitin or pwedeng gamitin sa pagtatanim ng mga katulad sa mga sibuyas, carrots o mga bawang. Kasi ito yung mga crops na root crops na hindi kailangan ng malaking space. Hindi katulad ng mga gumagapang or cucurbits, mga tanim na gumagapang kailangan nila ng malaking space kasi yung kanilang vine ay nag-spread out. Pero ito yung mga crops na root crop, pwede siya kahit sa maliit na space. So gumawa ako dito ng approximately mga 1 meter yung kanyang haba at saka yung mga 25 centimeter yung kanyang lawak dito. Ito ay luma na ginamit sa bahay. So ginagamit ko ngayon sa pagtatanim ng ng mga sibuyas or mga root crops. So lupa dito mga kanyors ay ito yung tinatawag na potting mix or sa ito ay combination ng tatlong materials, which is first na ginagamit natin dito ay garden soil. So kailangan siyang isalain or sa aming local dialect ay ginaayag o de rice. At saka yung isang ginamit ko dito ay animal manure, pwede rin compost na galing sa mga nabubulok na mga prutas o mga gulay na basura na kung ituring ng mga iba. Ito yung makikita nyo, pwede rin manure or compost. At saka yung isa na importante din sa pagtatanim, kailangan talaga ng lupa yung CRS or carbonized risal. Ito yung nagbibigay ng conditioner sa ating tanim or tinatawag na soil conditioner. So start na tayong itanim dito yung ating sibuyas. Pero kasi yung space ay malaki, so dagdagan natin siya ng bawang. So, maglalagay na tayo ng lupa. Kung mapapansin nyo mga kanyors, napakabuhag-hag ng lupa. At saka meron siyang moisture, which is not too wet or not too dry. Meron siyang 30 to 40% moisture content. Ito yung magandang lupa sa pagtatanim. So bali yung area dito mga kanyors, ang area na nilagyan ko ng taniman ay dito siya nakaharap sa east or sa part na sinisikatan ng araw pagka umaga at sa kapag kahapon ay maliliman siya ng bahay. Kasi hindi naman pagkahapon, hindi naman kailangan ng tanim yung sikat ng araw. Yung kailangan lang ng tanim ay ang umaga or 7 to 8 a.m. yung kailangan ng tanim. So, tapusin natin to. Shout out nga pala sa aming mga mga kaibigan ng mga farmers. Shout out sa Soaring High Community created by Mr. Shub TV. Kay Rachel Alahar, ang aking videographer. Ayan, captured lang ang mga... Pwede kayong gumawa nito mga kanyors, DIY sa inyong bahay. So pag may mga bakante kayo ng mga kahoy na
pwede nyong igatong na lang, pero pwede siyang pakinabangan. Ang gawin nyo lang is pakuan nyo siya, lagyan ng pako, and then lagyan nyo siya ng bakod or division sa gilid para pag naglagay kayo ng lupa, hindi siya ma wash out o hindi siya ma ano sa baba. Meron siyang container. Ayan. Ganda na ano to. Ayan, so higyan na natin. I-plane na natin. You can try this at your home, at your convenience and comfort. Hindi na. So I'm trying to speak English because we have different viewers from all over the world. Shout out from Indonesia, Taiwan, Vietnam. So I'm trying to plant this red onion. So this is not common to our place, but I do believe that everything can grow with the proper weight of planting crops or different vegetables and fruits. So please don't forget to subscribe so that you will be notified to another videos that we are going to be uploaded. So I have here the seed. So tanim na natin. So ang kanyang ano mga kanyos, ang kanyang lalim eh hindi masyadong malalim. Nga ganyan lang, tapos takpan na natin ng konti. So isa-isa lang kasi limited yung ating seed. Ayan. So 3 to 4 days ay che-check natin kung tumubo ba, kung maganda ba yung germination. Pero ito ay mga certified seeds naman. So mga 85 to 90% yung germination rate nito. So maganda ang kanyang ano kasi tested na to. Robin. Yan, parang naglalaro ka lang mga kanyors, pero mahalaga na alam mo yung mga proseso sa pagtatanim. Crap. So ang mga technique nila sa pagtatanim ng bawang ay hindi nila pinipili yung puti kasi alam yung puti na bawang, yun yung hybrid. Pero ito ay native siya na bawang. Magmapansin nyo yung parang may red siya or pink sa gilid. So, magtatanim tayo ng bawang. Tatanggalin natin ito kasi may sira. At isang, kung mapapansin nyo sa aking previous na vlog about sa bawang, ang bawang ay isa sa insect repellent. So, mapapansin nyo kung magtatanim kayo ng bawang, hindi nasisira yung kanyang dahon kasi hindi siya inaatake ng peste or mga insekto. Kasi mabaho yung kanyang dahon. So ayan. Kala nyo magpuprito ako pero magtatanim lang pala ako. Ayan. So hindi naman sa kailangan ng malaking space yung bawang. Kaya pwede rin siya na ito siya. Parang mga ano lang siya, mga siguro mga 20 cm, 20 to 15 to 20 cm kanyang distance. So, ayan. Ayan. Hindi naman to siya guys pang commercial o hindi siya pang benta. Pero ang gandang tingnan na meron tayong mga tanim sa bahay. At saka kung init time na ma-harvest natin to ay pwede natin siyang gamitin sa loob ng bahay. So, lagyan natin dyan. Gilid. Ang pamamaraan lang nito mga kanyors para hindi siya mamatay. So alaga talaga siya sa tubig. Umaga, hapon. Kasi yung bawang ay tumutubo sa mga malamig na area. So dapat yung tubig na kailangan nila ay sufficient.
Wala namang problema dito sa tubig dahil ito yung sa likod ko, ito yung nangyari. Ang balang. Umalis. So yun na mga kanyors, natapos ko nang naitanim. So maghintay na lang tayo ng ano, i-update ko kayo sa aking tanim na bawang at sibuyas. So 3 to 5 days ay matitingnan natin, i-update ko kayo. So ito lang yung pamamaraan mga kanyors na maituro ko sa inyo. So pwede nyo gawin ito sa inyong bahay. Basta importante mayroon kayong heart sa pagtatanim. Kasi lahat ng bagay naman ay nagsisimula yon sa desire or nagsisimula yon sa pag-uumpisa. Nagsisimula yon. Kumbaga, ang malaking bagay ay nagsisimula yon sa kakaunti. So, magtanim lang tayo na magtanim para mayroon tayong pagkain mga kapa-Pilipino at sa lahat ng mga farmers. Salute to all farmers. Kasi sila yung silent heroes na kung wala sila, wala tayong makain. Kaya pwede tayong magtanim na magtanim sa bahay, mag-inspire pa tayo sa lahat, sa iba na mga hindi gusto magtanim. So inspire natin sila para naman may makain tayo. So sa susunod, ito pa, may mga seedling pa ako, may seeds ako ng sili. Ito yung siling demonyo or tinatawag nila na yung pinaka ano dito sa Pilipinas, pinaka maanghang na sili. Saka ito mayroon din akong labuyo. So, sunod naman ay maghanap naman tayo ng ganito at magkapagtanim tayo ulit. So, maraming salamat sa panonood and see you to my next vlog. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. God bless to everyone.